upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. And there sat in a window a certain young man, being full into the east gate. And as Paul was long preaching, he sat down with sleep, and fell down from the third floor, and was taken up dead. And Paul went down and fell on him, and embracing him said, trouble not yourselves, for his life is in him. When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed. Sabay-sabay. And they brought the young man alive, and were not a little comforted. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa kwentong ito, Panginoon, na medyo familiar din po, Lord, kung saan ang mga minsan, Panginoon, ang preaching tumatagal, but yung iba ay nagbi-pay attention, yung iba hindi. Panginoon, tulungan niyo po, Lord, kami, especially mga batang ito, Panginoon, maraming distraction, but yung salita, Panginoon, na lagi may taas, dahil ito po napaimportante. Sandaling panahon, Panginoon, na aming pinag-aaralan, so we pray na kayo po yung laging kikilos, patawad, Panginoon, sa iyong kasalanan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapuna po. Mga bata kasi malilit na, no? So, huwag lang kayo mapadistract ako. Malidistract din minsan, eh. Okay, yung ano. Alam yung mga medyo malaki na. Ha? Okay, magandang kwento to. Actually, medyo parang iba ginagawa itong katatawanan, eh. Okay, naintindihan nyo, binasa nyo. Umisa natin sa isa. So, last week, sinong bida sa Acts, sa Book of Acts, so far? Sino? Paul. Si Jobal ba? Sino bida? Paul. Si Paul. Sino si Paul? Dating? Dating mamatay tao. Tama. Masama, loko-loko, di ba? Pero sa palagay niya, religious siya. Kala niya, naglilingkod siya sa Diyos. Ganon, may mga taong ganon. Sila pa yung kalaban ng Panginoon tsaka ng church. Pero si Paul ay naligtas. Ano nangyari sa kanya? Bumait. Ginamit siya ng Diyos, di ba? Talagang bumait. Sa full extent. So siya na ngayon yung ginugulpe. Sige, preach lang siya. Amen? Matapang ngayon siya, hindi na sa kalokohan. Sana siya matapang ngayon? Sa kabutihan, sa katotohanan. At alam niya, actually, dati, kung hindi siya umalis sa kanilang religion, mas marami, mas sikat siya dati. Pansin niyo yun? So, pero talagang ganun na lang yung boldness niya, kasi alam niya, totoo to. Hindi to something na yung religion kayo, kami rin. Hindi siya ganun. Lalo na siya, alam niya yung scripture, iba siguro dun, naintindihan niya, pero hindi lubusan. Nung nakilala niya ang Panginoon, ah, ganun pala yun. So, ngayon talagang ganun na lang siya, yung zeal niya. Hindi siya papayag na gugulpin ako, sige, yoko na. Hindi siya ganun. Amen, nakita niyo yung mga nakaraang araw, di ba? Kailan lang kayo nakatin yung mga, itong mga ano, barkada niyo? This year lang ba, last year? Nakatin na kayo? This year pa lang, no? This month pa lang. So, happy anniversary. Next, ano? Mansary. So, nalulungkot ako yung iba, ano eh, no? Nalalamig. Yung iba ata, na-open sa inyo ba, di? Kaya, nag-sorry na ba kayo? Sa mga, ano? Kasi hindi ko alam kasi, so hindi na-open sa inyo, eh. Mag-sorry kayo sa mga, kung meron kayo na-open, ha? Kung may alam kayo. Kasi pangit yun sa church. Okay, katulad ni Paul, nung siya ay naligtas, di ba? Nagpakatinu-tinu siya, kaya minsan sasabihin ko sa inyo, oy, ligtas ka ba? Minsan na, nakikita ko sa inyo iba, parang baka ano lang sa kayo dito, baka nagpapa-aircon lang kayo. Mga sinabi ng leader nyo, kaya andito kayo. Basketball. Yung iba kasi ganun. Diba? Pero iba, alam ko sa inyo, yung mga pumupunta talaga, ang gusto nyo, salitahan ng Diyos. Kahit minsan itong mga tong aga kanina eh, kumakanta na sila ng hymn. Yung maganda, nakakatuwa, sabi ko sa ano, magtagal itong mga to. No? Dito na kayo makapag-asawa, dito na kayo mag-apo.
Ganun yun. Sa church. Amen? So, ganun si Paul. So, si Paul, nung naligtas na siya, pambihira, wala na. Talagang addict na siya sa ministry. Kung saan siya nakarating, di ba? So, yung mga nakarating panahon, nagulpi siya, yung kasama niya, hindi sila uminto, nagpatuloy siya. So, sinabi lang dito, na yun nga, umalis na siya sa, pumunta na siya sa Macedonia, and then, sinabi lang dito yung mga parts, okay, kung saan siya napunta. So, every, mag-iwalay nga akin tatlo. Dito ka na lang, JM na. Dito ka sa unahan. Bumait ka katulad ni Paul. Ayan. Tsaka pala yung mga hikaw niya, nagkikintaban ha. Dati may hikaw din ako, napansin niyo ba? Hindi. Ganun mga bata, kala mo, pogi mo eh, di ba? Dalawa pa yan eh. Narealize ko mula mga pala akong tanga, ba't nang lalaki ako, naghihigaw ako. Mga pala akong addict. Kaya tinanggal ko na. Pero that, pinaano pa to eh. Anyway. So, tingnan niya dito. And when he had gone over to those parts and had given them much exhortation, he came into Greece. So, kahit saan mapunta si Paul, hindi siya yung tipong, ano, okay, dito spiritual ako, pero dito, mukhang ano tong place na to, mukhang happy-happy to eh. Ano ba yung place sa US na gano'n? Yung puro ano, San Pas... Las Vegas. May mga kilala si Pastor dito doon eh. Las Vegas. Nakapunta siya doon. Pero may mga Baptist na church doon. Imagine nyo, yung mga pastor doon paggabi. Nagsusugal. Tama ba yun? Hindi. So, mga Kristiyano, kahit nasaan ka, okay, dapat, hindi ka lang Sunday Christian. Ha? Thursday Christian. Iba, Wednesday kasi. Ano, sugod na may ngayon. Huwag nyo na lang. Mababa. Bata pa yan. So, kahit nasaan si Paul, siya ay nagbibigay ng exhortation. Pag sinabing exhortation, ito yung actually preaching. Preacher to. Si Paul. So, kasi alam niya, importante sa mga anak ng Diyos, nakakarinig ng salita ng Diyos. Okay na, ipakibantayan na ito mga bata. Ayan. Malilit pa kasi ito eh. Diyan na, pwede mo umantayan yung mga yan. Yan, sorry ha. Ayan, ministry mo ngayon, diyan na. Nakakulit eh. Okay, so, yun ang ministry ni Paul. So, ini-imagine ko, ginagawa ni Paul, nagahanap siya ng mga opportunities kung paano siya makakapag-preach. So, iba, ganun yan eh. Kasi, alam mo agad, yung place, ito kulang to sa ano. Kunwari, pumunta ka sa isang church, hindi na King James. Anong i-preach mo doon? So, syempre, yung Bible muna, tamang Bible muna. Tapos, unay, pumunta ako ng ano, unay, ng, saan ba kayo? Sa, yung ano, buso-buso. Baras. Unay, pumunta ako sa Baras, unay, may church doon. Pumunta si Pastor Ace doon. Tapos, nakita ko yung mga babae dito, maikli na yung suot, pero Baptist. Ano yung i-preach ko doon? Yan, yung tamang kasuotan. So, yun ang nakikita ko kay Paul. Kung ano yung kailangan, kasi evangelist siya. Yung iba doon ay na-win niya na rin, nag-establish na siya ng church, gagawin niya, exhortation, exhortation. Amen? So, huwag kayong maboring sa preaching. Nagpunta kayo sa Baptist, ganito to, lagi itong ganito. Kahit may fellowship kami, may birthday, nag-invita. Inimbita si pastor sa birthday. Anong gagawin ni pastor doon? Ha? Anong gagawin ni Pastor doon? Maikisayaw-sayaw ba si Pastor doon? O may patay? O syempre, preaching na naman. Birthday preaching. Basta inimbita niyo ako. Fellowship. May fiesta. May fiesta. Kunwari, ano mong ano? May okasyon doon. So, laging ganun ang Baptist. Anniversary. Nagkumbida kayo ng mga kamag-anak nyo. Gusto nyo ba maligtas yung mga kamag-anak nyo? O kayo lang gusto nyo maligtas? O, syempre, gusto nyo maligtas din sila, di ba? So, laging may exhortation. Yan ang exhortation sa mga mananampalataya na. So, sa hindi pa, preaching of the gospel. So, ganun si Paul. And there about 3 months, and when the Jews laid wait for him, and he was about to sail into Syria, he purposed to return to Macedonia. So, sino ulit siya sino yung bida sa Acts? Sino yung kalaban? Yung mga Hudyo.
Ngayon na naman natin, di ba? Ulit-ulit, kahit saan tayo pumunta. Kahit saan pumunta si Paul, dahil galit sila kay Jesus, yung mga Udyo, galit sila sa gospel, galit din sila sa lingkod ng Diyos. Pansinin nyo yan. Kaya pag may nakita kayong galit kay pastor, ano kaya, bakit kaya? Di ba? Ganun yan, kahit yung mga kapitbahay nyo. Talongin nyo, dati pumunta ka sa church, ngayon, ba't di na? Yung iba naman, tinatamad lang. Di ba? Yung iba... Pero possible na offend, ganyan yan. Hindi yung mawawala. Ito mga Hudyo na to, talagang galit na galit kay Jesus yan. Ay, galit din sila sa likod ng Diyos. Kaya nung pag sinabing laid wait for Him, ano yung sabihin nun? Ezekiel, alala mo ba? Laid wait. Naghintay sa Kanya. Ba't siya hinihintay? Anong gagawin sa Kanya? Ha? Bubugbugin, alam na ni Ezekiel eh. Sama naman itong mga to, ganun sila. Hindi ako nagsabi, hindi ko ini-invente, matagal na nakasulat yan sa Bible. May mga tao na galit sa salita ng Diyos. So sana hindi kayo ganun. Pero ibang nagbabaksin sa Kristiyano, ganun din eh. So ang hirap no, maging lingkod ng Diyos. Pag hinayaan mo lang sila, hindi sila galit sa'yo. Pag lalo, pag nag-preach ka, may nagkaroon ka patuloy ng kagalit. Anong gagawin mo? Para salita ng Diyos, para maligtas yung iba, bahala sila magalit. Si Paul, mayroon siyang technique. Pag alam niya na, yung marami nang nag-aabang sa'yo dyan. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Pag pinersecute kayo dito, lumipat kayo sa kabila. So, ganun tayo. Pag ganun nakatindi yung persecution sa'yo, pwede kang lumipat. Okay? Huwag ka may pagpatigasan. So, sa ngayon, di naman ang nangyayari ngayon halos yan eh. Pero may kilala kami ngayon sa US eh. Kasi nga, galit sila sa bakla. Kasi ang Diyos galit sa bakla, di ba? So, nag-preach sila. Eh, narinig. Pinotesta sila. Hindi na kontento. Pinasabugan yung bo... Oh! Balitaan nyo yan, de. Pinasabugan. Ano sinasabi ng mga bading niya? Sabi nila, kami, pagmahal kami, kayo, hater kayo. Baliktad eh, no? Ang speech lang yan. Kung makinig, wag. Walang pisikala, nama. Pero bakit sila? Hindi sila kapagpigil. Kasi nga, alam nila, totoo yung sinasabi sa kanila. At pag maraming tao nakapakinig ng katotohanan, ano mangyayari sa kanila? Alam nila yun. May expose sila at wala na rin magiging bading. Maganda yun. Kaso, labanan yan. Amen? Anyway, so yun, inaabangan na siya. So siya ay lumipat. And then accompanied him to Asia, Sopater of Berea, yung mga pangalan ng Greek, napakahirap eh, no? And of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus and Gaius of Derbe and Timotheus of and of Asia, Tychicus and Trophimus. Okay. So hirap, no? Parang tongue-twister. Pero anong meson dito? Ibig sabihin, sinong gusto nyo kasama? Yung mga loko-loko, yung lingkod ng Diyos. Sana, ganun ha. So, kahit ako nun, kaya minsan pag ganun, sinasama ko yung mga missionary, nakikita ko anong ginagawa nila. Ha, ganito pala to. Kaya may mga memory ako nun, sinasama ako. Pero hindi sila ganun kaano sa soul winning eh. Medyo lang. Pero imagine, kaya lagi sinasabihan sa chat, di ba? Pag sa badminton, basketball, ang bilis yung mag-reply eh. Pag sabi ko, soul winning kami dyan ha. No? Wala. Kasi namin soul winning, papunta kami doon. Mag-share ng salita ng Diyos. Mas maganda kung may kasama kami, katulad ni Roniel, kunwari. Poging-pogi yan. Eh, pagpunta namin doon, naku, gusto nang makinig lahat ng mga ano. Diba? Ganun yun eh. So, in lesson dito, samahan nyo yung lingkod ng Diyos, diba? Ganun yun. Wala, si Hannah, kasama ko sa ano, soul winning. Naku, mga lalaki, gusto nang makinig. Ano meron yan? Kahit ano yan, papakinggan mo yan. Yung si Jamie, ganyan, di ba? Ganun yun, samahan nyo. Yan, sinasamahan siya. Kahit si Paul ay alam na may mga death threat. Di ba? Mahirap. Pero bakit siya sinasamahan itong mga to? Yung mga ano na sila eh. Mga ligtas eh. Kumagalit sa death threat, tama ba? Ayan. So, yun ang ano doon. And this going before tarried for us. So, nagkukwento lang, by the way, si Luke dito, si Luke ang nagsulat.
kinukwento lang niya yung mga pinagdadaanan ni na Paul. Ganun po yung Book of Acts. Kaya maganda to eh. Hindi naman alam, I believe, na mayiging Bible tong sinusulat ni Luke. Pero dahil nakita ng mga early Christians na kailangan natin yung mga sinulat ni Luke dito, matututo tayo dito, ginawa nila, nagkaroon sila ng maraming copy, inaral nila, ngayon, naging Bible na. Okay, ganun lang po yung Acts. And we say the way from Philippi after the days of the unleavened bread, so yun yung piyesta sa mga Udyo, and came unto them to Troas in 5 days, where we abode 7 days. So, yung sabihin, nag-stay sila doon. Ito yung nangyari nga. Hindi nyo nabanggit yung pangalan noon. Tawag dyan is Eutychus. Okay, Eutychus. So, katulad para sa atin ngayon, nakakailang minuto na ba tayo? So, dahil si Paul, parang celebrity preacher siya. Alam nyo naman, di ba? Si Paul. So, sikat yan, kilala yan. Magaling mag-preach, maraming experience sa ministry. Yung mga tao, yung mga Kristiyano, gusto makinig yan. Okay? So, kung saan pumunta si Paul, ngayon, nag-gather sila. Pansinin nyo pa rin, ha? Ito, gusto kong i-address to. Kasi yung mga Sabadista, alam nyo ba yung Sabadista? Meron dyan, di ba? Ang laging bida niyan, kami ang tunay! Kasi kami, Sabado. Sabado kami sumasamba. Sabi sa Bible, dadaling kayo sa Old Testament, dapat Sabado tayo. Ito, mali kayo, kami tama. Oh, wala na silang ibang sinabi, kundi ganun lang. Yan ang kanilang bentahe. So, ito, may maniniwala doon. Pero iba pa naniniwala eh. Oo nga, no? Ayoko na nga maging Baptist. Ayoko na maging Katoliko. Sabadista na lang ako kasi Sabat. Pero pansinin nyo dito, first day of the week, yung mga disipulo, doon sila nag-gather. No, bakit hindi Sabado? Kasi may pagkakaiba po yung mga Hudyo tsaka mga Kristiyano. So yung, mga bago kasi ito, no? So yung Old Testament, walang Old Testament yan, no? So pag may pera kayo, bilhin ng Old Testament, or pag-pray nyo. Kung may contest tayo, yung mga pamprice ako dyan, Old Testament, ganito, ha? Wala dyan, nasa taas. Yung price ko sa inyo, maganda yun. Kahit ako, wala akong ganun eh. Ganyan ako doon, giant Bible. Super giant actually. Anyway, ito ha, ito. So itong nasa kanan, ito yung New Testament. Yan yung hawak nyo. So itong Old Testament, napakadami, di ba? So ito ay sinusunod daw ng mga Hudyo, yung Old. At ito, tayo mga Kristiyano. Pero ang totoo, yung mga tunay na Kristiyano, lahat yan. Okay, nire-reconcile natin yan. Dahil lahat ng sinabi ng Diyos dati, salita pa rin ng Diyos yun. O ba't di natin aaralin, di ba? So, ina-acknowledge natin yun. Nag-preach tayo in the Old Testament also. So, bakit ba nasabi yun? Yun nga, kasi yung pagkakaiba ng mga Hudyo, sobrang laki ng pagkakaiba ng inang Kristiyano. Kahit inaaral natin yung scripture ng mga Hudyo, gusto nating maiba sa kanila. Kasi hindi tayo basta naging nag-offspring lang sa Hudyo, humiwalay lang tayo. Actually, naniniwala ang Kristiyano kasi si Kristo mismo ang Panginoon at ang Diyos. So, hindi siya nag-umpisa lang nung pinanganak si Jesus. Hindi nung nag-umpisa yung tunay na religion. Hindi, ganun. So, ang tunay na religion, nag-umpisa pa sa simula, yan, sa Genesis. Pero, bakit ni-move? Okay, seemingly, makikita niyo sa scripture, bakit puro first day of the week? First day of the week, first day of the week. Ano yung first day of the week? Sunday. Linggo, di ba? Kasi sabi pa ng mga Sabadista, oh, Sunday, oh, araw, sumasamba kayo sa araw. Narinig niyo naman. mga kalokohan ganun. Hindi tayo sumasamba sa araw, nauna nang pinangalanan yung araw sa English, na Sunday, sa Tagalog, linggo nga yan eh. Hindi ako sumasama sa araw, linggo eh. Ibig sabihin linggo, di ba? So, kalokohan yan. Ibig sabihin, yung day of the week, walang kinalaman sa pagsamba mo. Ang mga Kristiyano sumasamba sa first day of the week, nakita natin sa Bible. Amen? Ilang gusto ko sabihin, huwag kayong papalokon sa mga Sabadista na yan. Ilang ang bala nila, wala sila yung bala. At very foolish actually. Guys, I hope nakuha niya yan. So, yan. Dito sila ay nag-gather. When the disciples came together to break bread, ano yung break bread? Again, sa panahon nila, madalas silang mag-break bread. Parang yung ginawa natin. Wala pala kayo nun, no? Last December. So, yan yung ginagawa din sa Catholic, di ba? Kaso, every Sunday.
Eucharist daw. So, hindi tayo naniniwala doon. Ang Last Supper, ang Lord's Supper ay hindi madalas ginagawa dapat. Okay? Yung sobrang dalas, hindi dapat ganun. Na parang wala ng meaning. Okay? So, kaya ginagawa yan this once a year or twice a year dito. So, ngayon, anong ginawa ni Paul? So, yun nga, mayroong preaching lagi. So, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow. Hindi, no? Paalis na siya. Mag-preach muna ako kasi excited yung mga kapatid eh. Kaso napahaba. Okay? So, imagine nyo, nag-umpisa siya ng dati nung wala pang pandemic. Nag-umpisa tayo 7:45 kasi pumapasok ako sa trabaho. Babalik ako dito ng mabilis. Alas 6, dito na ako. Gabi ang service namin nun eh. Imagine mo, kung nag-umpisa ako nung alas 8 mag-preach, sa tapos ako midnight na, ilang oras yun? 5. Kung sabi ko, alas 8, alas 7. Alas 8 sabi ko, sige, 4. Ganon si Paul. So, ewan ko ang pinupreach ni Paul. Ba't nakikinig yung tao sa kanya? Eh, totoo yung sinasabi niya. Tsaka magaling talaga siya mag-preach. Anyway, so imagine mo, kung ganun tayo, lahat ba kayo nakikinig pa, mga alas 12 na nakikinig pa kayo? Aminin natin, hindi, mahirap kahit ako eh. So, sa Mother Church, meron kami yung mga overnight prayer meeting eh. Talagang iba, pag alas 11 lang, nakutulog na, iba, umuwi na. So, ganun nangyari dito. Hindi ko alam anong significance ng maraming ilaw sa taas, hindi ko alam. So, parang ang malaki daw yung place. So, meron silang parang second floor. Nakakita na ba yung mga church na ganun? Di ba yung iba? Para medyo malaki yung auditorium dito. Para magkasya pa yung mga tao, meron silang upper chamber. And there sat in a window. Pambira na. Ang tungin pala. Doon pa umupo sa lapit sa bintana. Kaya ingat kayo ha. So, merong certain young man. Ako, young people to. Kunwari, si ano. Kunwari na lang, si Jobal. Ganyan. Si Eutychus. At least, Christiano, di ba? Nakikinig ng preaching. Kaso, inantok. Tagal eh. Sabi dyan, being fallen in a deep sleep. Pag deep sleep, nangarap na yan. Di ba? Pag deep sleep daw, di ba? Nananaginip na. Siguro, nag-sleep po. Hindi ko alam. Nalaglag and fell down from the third loft. Bihira, mabubuhay ka ba ng third floor? Malabo. May kilala kami sa college namin dati, sa AMA. May nalaglag second floor eh. Buhay pa naman, pero pilay-pilay. Naglilikutan, second floor, gagan. Kasi yung ano namin, walang harang. Nalaglag eh. Eh kung third floor? Patay yun, malamang. Kaya sabi niya dito, and fell down from the third loft and was taken up dead. Ibig sabihin, nung talagang, Jubal, musta ka? De, Eutychus na lang. Eutychus, ano nangyari sa'yo? Parang patay na, wala nang pulso. Pero ito actually, kaya yung iba naniniwala, ito ay miracle. Okay, ano nangyari sa kanya? And Paul went down, no? Palibasa siya ang salarin, eh, no? Hindi naman. And Paul went down and fell on him. Sabihin talagang in-embrace siya. Sabi, trouble not yourselves for his life is in him. O siguro pinakinggan niya at may pananampalataya din siya na Lord, huwag mo naman patayin to. Nakikinig naman eh. Medyo napatagal lang yung preaching ko. So napag-pray niya na siguro gano'n. Kaya sabi dito, when he was therefore taken up again, Eutychus, nakita nila, buhay pa pala. Okay? So, medyo pinahinga lang. Nagtuloy pa rin sila. Nakita nyo? Hindi sila huminto. So, ang lesson dito sa church, may nagwala dito. Kaya may ano, may mga church na ganun eh. May nakikinig tapos may magwawala dyan. No? Believe it or not, may mga ganun eh. Pumunta ka pa sa church, mag-iingay ka lang, di ba? Kunwari lang, kunwari, si ano naman, si DM naman. Hindi ako naniniwala dyan! O sige, umalis ka na!
Umalis na siya. Ngayon, distracted ka na, hindi ka na makikinig. Oh, hinto na natin yung church. Ganun ba dapat? Tuloy lang, kasi hindi naman para sa kanya lang yung church. So sa kanila nga, break yung break pa, kainan pa sila. Ayan. And they brought the young man alive and were not a little comforted. Pag sinabing not a little, ano yun? Hindi konti. So yung sabihin nyo, marami. So syempre natuwa sila. Kala ko patay na to eh. So sino ang mauna sa atin dito? Hindi natin alam, no? Darating tayo dyan eh. Diba? Sabi nga sa inyo, meron na pala dito tayong example, diba? Si Ate Marlis, Sunday, andito yun. Ang saya-saya. Nabalitaan namin nung ano na, si Geraldine, ikaw na gano'n na, no? Wala na. Nanganak. So, imagine mo, malungkot yun, diba? Pero, pag kunwari, kung yan ay nabuhay, di ba, makakomfort tayo. So, yun yung miracle na nangyari din sa Acts 20. Okay, na ilang minutes na ako. Nung Sunday afternoon, ang bilis ko pala eh. 26 pa lang, okay. Dito tayo sa verse 13 and may basa po, ready, go. Okay, ano yung afoot? Pa. Obviously, ano, again, yung sinabi ko rin kanina, ganun si Paul eh. Oh, pupunta tayo doon, oh, malayo. Pwede bang ship? Pwede. Pero, parang gusto ni Paul, maglakad tayo. Bakit niya gusto maglakad? Exercise? Mataba na ba si Paul? Ano sa palagay niyo? Wala sinabi dito, ha? Kaya nakita ko dito, ganun ulit. Pupunta na rin lang tayo doon. Pwede tayo mag-upusa dito. Pwede mag-soul winning na tayo. Ganun yun. And when he met us at Assos, we took him in and came to Mytilene. So again, nagkukwento lang siya ng mga place na nila. We sailed thence and come the next day over against Chios. The next day, we arrived at Samos and tarried and Trogilium, and the next day, we come to Mileto. So, iniisa-isa lang niya yung place. Walang special na nangyari. For Paul had determined to sail by Ephesus because he would not spend the time in Asia, for he hasted, if it were possible to him, to be at Jerusalem the day of Pentecost. So, sinahabol niya to. Walang sinabi again dito, no? So, pero sa mga Hudyo, importante kasi yung mga piyesta nila, di ba? Kasi yan mga nag-gather, yung mga debotong mga Hudyo. So, ano mangyayari pag maraming mga Hudyo, maraming mga tao? Masarap mag soul winning, di ba? Alam niyo na yung soul winning? JM? Ano yun? Ginagawa namin sa inyo. Nag-preach. Yung ginawa natin sa Lugundi, yung ginawa, hindi ka sila kasama pa nun eh. Ito, si Geraldine, nakasama ka ba nun? Oh. Ikaw ba yon? Si Denver ata yun eh. Tsaka si King. Ikaw nga ba yon? Tingnan ko yung picture ha. Alam mo pala eh. Natandaan ko pa eh. Yun ang soul winning. Lahan tayong gagawin dun eh. Bakit tayo pumunta dun? Dahil bunga natin dun eh. Ay hindi. Yung una pa pala no. For Paul determined to sail but yan nga. So, magandang mag-preach, maramihan pag maraming tao. And ang nakikita ko dito, yun nga, gusto niyang, kasi si Paul, naaral natin ng mga nakarang panahon, di ba? Si Paul medyo sumasideline pa sa mga audio yan eh. Di ba? Nagpaano pa siya, natulian niya pa si Timothy, hindi naman kailangan. Nag-keep pa siya ng kung ano nila, fiesta nila. So, ganun si Paul. So, di natin alam dito kung ano sinabi, kung bakit. But ayun na nakikita ko. Importante kasi sa kanila yon. And from Mileto, he sent to Ephesus and called the elders of the church. So, ito na. Yung very famous, kinabisado namin ito ngayon, hindi ko nakabisado eh.
Acts 20 from 17. Pumunta siya sa Ephesus. Anong gagawin niya? So itong time na to, siya po ay determined, na kailang beses tayo, di ba? Siya ay determined to go to, ano yung ano niya? Yung gusto niya talagang puntahan. Sa Rome, di ba? Ilang beses natin nabanggit yun eh. So inaasahan niya, mapapatay na siya doon. Kasi matitindi yung mga Hudyo rin doon, tsaka, siyempre, capital yun eh. So matindi yung gagawin niya, wi-witnessan niya, mga Romans, tsaka mga Hudyo rin doon. So parang nakikita-kita niya na mapapatay siya doon. Doon hindi naman sinabi sa Bible. Kaya ngayon, magpapaalam na siya, isa sa mga mahal na mahal niyang churches sa Ephesians, yung mga Ephesians, Ephesus. So medyo drama to, yung abuti natin. Okay, so pinatawag niya yung mga elders, so hindi lahat. So siguro may mga ilang church na sa Ephesus noon, yung panahon nito. Ang tansya mo ba? Gano'ng karami? Gano'ng ba tagal mag-establish ng church? Depende sa panahon nila. Talagang masipag sila eh. Diba? So sabihin natin, ano, mayroon doon mga 20 na churches na establish siya. So mga pinatawag niya yung mga elder, mga pastor. Ano sabihin niya? And they will come in, he said unto them, you know, from the first day. Ganda, kabisaduhin natin ito eh. Gandang speech to ni Paul. Nung unang panahon pa, nagkwento siya eh. Kasi magpapaalam na siya, may mga ibibilin siya. Okay? Nung unang panahon pa, yung unang araw siguro na nakilala niyo ako, anong ginawa ko? Nagaling si Jerusalem sa Antioch, di ba? And then sa Asia, which is nandun yung Ephesus. After what manner I have been to you, with you at all season. So, pinapaalala niya, hoy kayo, mga pastor, kilala niyo ako. Ano ba yung attitude ko? Ano yung ginawa ko sa inyo? So, kaya tayo dito, sino, wala pala kasi ito, mga bago kasi ito, kaya ito sinabrad, matagal na ito eh. So, isa mga lagi sa content ng preaching ko, pinapaalala ko ano yung patotoo ko sa kanila. Bakit? Kasi para maintindihan mo na totoo akong lingkod ng Diyos. Hindi yung kaya naman tayo kita-kita dito, parang tayong loko-loko, di ba? Parang si, naalala ko tuloy si, ano eh, ilala nyo ba si, sino yung mayor? Yorme? Kasi may nag-share eh, sa Facebook. Nakaka-inspire tong ano to. Di pinakinggan mo, baka totoo eh. Ginawin mo yung kwento niya, puro kalokohan. Sa bandang huli, parang siya yung bida na kailangan tayo, mga bayan. Ano kinalaman? Yung kwento niya una, puro kalokohan eh. So hindi ganun yung mga lingkod ng Diyos, di ba? So una pa lang, magpakilala ang Kristiyano, dapat pakikitaan ka ng pagiging matino. Kaya sabi nito, kinukwento niya isa-isa yan, pinapaalala niya ni Paul dito sa mga pastor na to na para sila, pag nagpaalam na si Pastor Paul, hindi Pastor si Paul eh, evangelist, pag hindi niya na siya ulit nakita, maalala niya si Paul, nagtapat. Kaya kayo dapat magtapat din, amen? Sabi niya magtapat, ibig sabihin, maging tapat. Magpatuloy sa Panginoon. Sabi niya, serving the Lord with all humility of mind. Kaya bang sabihin ng mga ibang pastor yan? Na-humble sila. May mga pastor, loko-loko iba. Niwala kami, may kilala kami. Yayabang. Hindi ko imbitahin dito yun. Kahit mayayaman yung mga yun. Nagkwento yun eh. Alam niyo ba yung ganito ko, ganyan. Hindi ko nga, madami kong pera dun. Mga ganun ang kwento eh. Alam niyo ba, inunahan ako sa ganyan. Bumunot ako sa anong baril eh. Yung nagkwento sa amin ng bad. Isip-isip ko, batang Kristiyano pa ako. Bato. Bato na, imbita to dito. May mga pastor, mayayabang. So si Paul, hindi ganun. Amen? Amen. O ganun din dapat kayo. Ganun din pinapakita ko sa inyo. With all humility of mind and with many tears. So bakit umiiyak si Paul? Diba sa ministry kasi, minsan malungkot. Katulad niya, may umaalis. Diba? May nawawala sa church. Malungkot yan. Tapos may mga pagsubok tayo. Kunwari lang, nakulong si Pastor dahil sa nagbi-meeting tayo. Lungkot nun, diba? Pero na... Ano ba mga malungkot natin, bud? So far, wala pa eh. Puro blessing eh. Ha?
Ayan, sa church, may mga young people, for example. Hindi yan, nakakatuwa. Katulad, sinahana, ang aga sa ano. Huwag naman. Sa amin kasi, mayroon mga ganun. Mahaba na suit niya, no? For how many years, ganun, nakakatuwa. Tuwa si Pastor, tapos biglang mga balitaan. Nasaan na si kapatid na ganyan? Hindi na umatid, nahihiya. Ba't nahihiya? Alam niyo na? May nangyari kung ano. Buntis. Nakabuntis. Diba? Nagtanan. Meron din sa amin nun. Ang lungkot nun, diba? Ano pa? Nakakulto na. May mga ganun din eh. Ilang taon naniwala sa magandang katuruan, tapos biglang tinuruan lang. Alam mo pangalan ni Jesus? Hindi Jesus, Yeshua. May naging ganun sa amin. Kinakausap ko, pag-usapan natin yan, di na, basta. Nakakalungkot yun. Kaya minsan, sa ministry, iyakan. Iyak yan. Ang unang iyak dito, yung pastor. Pag may nabuntis dyan, may napatay dyan kasi sumama sa mga adik. Diba? Sino malulungkot una? Kaya yung ano kwento dito, iyakan yan eh, namaya. Ano pa? Ulang pa eh. Ano pa yung malungkot sa church? Ngayon, umalis, nag-away, hindi na nagkabalikan. Di ba? Naghiwalay, mag-asawa, ano pa? Yung anak mo, matino yung pamilya nyo, yung isa na wala. Black sheep, drugs. Huwag naman. Di ba? Ano pa? Ngayon, nag-asawa ng unsaved, nadala sa kulto. Iyakan yun. Sa amin, ganun eh. So, sinasabi niya dito, lahat yan, pinakita ko sa inyo. Bakit tayo iniiyakan yan? Kasi mahal natin yan. Hindi tayo dito, bahala na sila. Tuloy-tuloy lang tayo. Ngayon tayo, tuloy-tuloy lang tayo. Pero kasama yung minsan, yung iiyakan. And then, temptation. Ano yung temptation? Sa Bible po yung temptation, pwede yung trials din yan. Amen? Which befell me by the lying in wait of the Jews. Magkita naman yung mga Diyos. Eh, talagang ano nila dati. Kung sinong kalaban nila, madalas bakit sila ay nasubok? Kasi nga, yung mga kalaban, yung mga Udyo. Hindi makontento na pabayaan na lang sila. Sundan natin. Intindi, no? And how, ito, maganda. And how I kept back nothing that was profitable unto you. Sa Tagalog, ano yung held back? Yung, huwag na natin ibigay. For example, dito, misa, naiisipan namin. So, kaya si Mrs. lagi may merienda yan. Hindi naman kailangan, di ba? Ewan ko, siguro na gusto tumaba si, ano, si Jacet nga, tumaba na dito, nakakalungkot, wala na. Parang tinataman, di ko alam. Di ba? Yung nakakalungkot eh. Pag sinabing I held nothing back, I kept nothing back, kung ano yung mga kabuti sa inyo, binigay ko. Sabi ni Paul, lahat ng mga kabuti sa iyo, pinakita ko sa inyo, tinuro ko sa inyo. Pag sinabing publicly, katulad natin, nasa YouTube tayo, nasa Facebook, hindi tayo nagtatago kasi dito. Aralin natin, tayo-tayo lang. Ha? Huwag natin sasabihin sa kanila, galit tayo sa bakla. Ha? Baka pasabugin din tayo. Hindi tayo ganun eh. Sinasabi niya yun kasi para yung mga tao, alam nila, katotohanan yung tinuturo sa kanila. Pag umalis yan, pag nakapakinig ng CCF yan, alam nila, hindi ganun si Pastor Ace. Diba? Sa Baptist, hindi ganun. Pag totoo yung sinasabi, diba? Pag masama, masama, mali, mali. Pag tama, yun. Public yun. Yan yung mga CCF na yan, hindi na sinasabi yung lahat ng inaano nila. Catholic, ganun din. Dati ang Catholic, anti-homo yan dati. Ngayon, pabalik parity. Kasi homo din nga tayo si, ano eh, si Pope. Ang gandang verse nito, kung na-realize niya yung ano dito. Sinasabi niya, para pag alis niya, alam ng mga taga-Ephesians, mga pastor, magpapatuloy din sila katulad ni Paul. Amen? And from house to house. So, public na, house to house pa. Ibig sabihin, wala tayong pinipili. Ano, sino pili natin? Ay, maganda. Ito, sina ate, ano, Hana, dito tayo. Kasi, ay, dito, ayoko dito sa bahay na to.
Yung mga mayaman, ano natin yan, laktawan na natin yan, walang maliligtas dyan. Hindi ganun eh. Lahat yun, inisa-isa niya. Amen? Amen? Testifying both to the Jews and also to the Greeks. So again, ayun yung main division nila dati na pagdating sa religion, hindi lang mga Hudyo, hindi lang mga Greek, pareho. Wala silang pinapaliya. Ano daw yung pinipreach nila? Repentance toward God. Ano yung repentance? Okay, pag sinabing repentance to turn, madalas yan turn of mind or change of mind, madalas. Okay? Kasi nga, pag hindi ka dati sumasamba sa Diyos, ngayon sasamba ka na sa Diyos. So, soul winning lang yan. So, dinidescribe niya, ano ba yung pinipreach natin? Bukod sa Panginoon, namatay siya para sa iyo, nabuhay siya para sa iyo din. Siya ang tagapagligtas, siya ay Diyos. Maliligtas siya, mananampalataya sa Kanya. Medyo, minsan yung mga, ano, iniiba-iba nila, pero the same pa rin. Ganun lang mga writer eh. Papansin niyo, hindi yan inuulit-ulit lang. May lesson kami dyan ng grade 4 kami, grade 5 sa English. So, yun yun. Kaya ngayon, sinummarize niya yung kanyang pinipreach. Ano yan? Dalawa daw. So, una, repentance toward God. Ibig sabihin, kailangan mag-turn ka. Saan? Eh kung papunta ka sa Diyos ngayon, saan ka umalis? Sa sanlibutan, di ba? Pwedeng sa sarili mo. Okay, ganun ang gospel. Dati kang hindi nananampalataya, nanampalataya ka ngayon. So, isa yun sa mga ano niya. And then, faith toward our Lord Jesus Christ. So, pareho pala yung pag ikaw ay bumunta na ngayon sa Panginoon, yun ay pananampalataya, hindi lang basta kahit sinong Diyos, basta Diyos. Hindi ganun. Ito ay toward, pinangalanan niya, sino bang Panginoon? Si Jesus Christ. Importante yan. Medyo lalalim tayo dyan next time. Pero ngayon, basta yun naman yung summary. Amen? And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Okay, kung naalala nyo kasi, galing na siya dun dati, nagulpi siya dun. Tapos babalik pa siya. Ayaw na nga siyang pabalikin. Pero dahil lang naniniwala siya na kailangan niyang gawin yun, pupunta siya dun. Ngayon, save the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Sa Tagalog, sa Jerusalem, parang nakikita niya na mga magugulpi siya, makapatay siya, possible. Parang sinasabi niya dito, actually, kahit naman saan eh. Nakita niya ba yun? Kahit naman saan eh. Di ba? Kasi nga, preacher siya, katotohanan, ang daming mga kulto doon, mga Hudyo din. So, dami na galit sa kanya. Kaya parang sinasabi niya, yung affliction, no, yung problema talagang nandiyan na yan eh. Ito yung magandang memory verse na naman. Okay, sabi niyan, but none of these things move me. Amen? Walang gumag... Anong gumag... Anong move? Di ba may kanta tayo? I shall not be moved. Mag-preach ako. May aso. Ayoko na. Mag-preach ako dito. May malaking kapilya doon. Ayoko na. Mag-preach ako dito. Maputik. Ayoko dyan. Hindi siya ganun. Amen? Pag doon ang direksyon ang tatahak siya, hindi walang makakagalaw sa kanya doon. Neither count I my life dear unto myself. Pati yung buhay niya, hindi niya na mamatay ako. Okay lang. Diba? Mag-iingat siya, pero may virus daw. Huwag ka na mag-soul winning. Baka magka-virus ka. Kasi sabi niya dito, buhay ko, importante yan kaso, baliwala yan, pagdating sa ministry. Amen? So that I might finish my course with joy. Ano yung course? Anong course kukunin mo? Ana? Ba't course ang tawag doon? Kasi sa college, pag sinimulan mo yan, tapusin mo yan. Pag hindi mo tinapos yan, ang hirap. So ngayon, si Paul, siya ay lingkod ng Diyos, ano yung course niya? Alam niya na yun eh. Si, ang Panginoong Isus, yun ang sinabi, kagagalitang kayo, ako nga, pinatay, anong gagawin sa inyo? Diba? So again, hindi natin sinabi magpakamatay kayo ha. Iba naman, mali naman, naalala ko tuloy sa Mindanao, pinuntahan niya yung mga rebelde, diba? Sino ba yun? Sino ba? Loko-loko din yun eh. Hindi ganun, ibig sabihin lang nito, magtalagang Almeda, yan, sino man yun. So hindi niya na, para matapos siya lang yung course niya with joy. Nakita niyo ba yun? So, sinong masaya pag nasa church?
Yan yung hinahatak pa dito. Sige tayo. Sige, punta ako pero yung mukha parang ano. Kinusot na ano ba? Nilamutak na ano. Papel. Wala akong maisip eh. Yeah, yeah, no, yun o. Pupunta sa church tapos hindi masaya ano yun. So si Paul, kaya na-imagine ko si Paul, masaya siya eh. Parang si Pastor, kaya naano ko si Pastor, kahit may problema yung ganun. May problema siya doon. May kausap siya doon kung sino, hindi natin alam. Pag akyat niya dito, ah, nangiti na yan. Kasi ang pangit naman ng Pastor, mag-preach ka tapos, di ba? Anyway, so yun, ganun siya, masaya tayo dapat. Amen? So kayo, pag may problema ka sa buhay, eh, Sunday pala, pupunta ka sa church. Isimangot ba kayo dyan? Sikapin nyo na pakita nyo yung ano. Kasi may tiwala ka sa Diyos, hindi ka, hindi ka yung tipong, di ba, hindi ma-explain yung ano, hindi maipinta yung mukha mo. Kasi nga, sobrang simangot. Amen? Kahit pa pinagalitan ka, nasa church kayo, dapat masaya ka. Amen? With joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So, hindi po yung mga inuulit na salita lang. Lahat po yung may pakahulugan, gospel, grace. Pag sinabing grace, napakabuti ng Panginoon. Bakit maliligtas yung mga taong hindi naman napakababait? Yung nanampalataya. Yan ay grace ng Panginoon. And now, behold, I know ye all, that ye all among whom I have done preaching the kingdom of God shall see my face no more. Yan sabi ko kanina. Na, ito na yung huli nating magkikita. Nakakatawa ba yun? Kung mahal mo yung tao, ha? Malulungkot ka kasi alam niya, pwede na siya matigok eh. Wherefore, I take you record this day, to record this day, that I am pure from the blood of all men. Medyo malalim. May paliwanag ko sa inyo, ha? Ano yung blood of all men? Pag sinabing blood, ano yung figure niyan? Ano yung nire-represent ng blood? Ha? Buhay. Okay, mabilis itong mga to, eh. Sabi sa Bible, the life is in the blood. Kaya dati, hindi sila kumakain ng dugo. Okay? Pag sinabi ni Paul ngayon na I am pure from the blood of all men, ano sabihin nun? Kasi wala na akong pananagutan sa buhay nitong mga tao to. Bakit? Kasi pinitch na yung gospel sa inyo, eh. Kaya San Mateo, walang magsasabi sa akin dito na preacher ka ba? Ba't di kita narinig dito? Eh, yung iba, hindi natin kaya punta lahat. Again, di ba? Yung kaya lang natin. Pero, siguro kasi sobrang sipag ni Paul, talaga, soul winning. Sabihin niya, parang ina-encourage yung mga pastor doon na kayo, huwag kayong tatama rin na mag-soul winning. Amen? Na mag-preach sa labas, hindi yung nasa loob lang kayo ng church. Oh, come here sa church. Oh, apagandahin namin yan para magpuntahan kayo dito. Yung mga hindi pupunta, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi ganun. Tayo yung pupunta sa kanila. Amen? Ganda ng ano ni Paul, di ba? Ang lakas ng loob niya kasi nga, masipag siya. So, ganun tayo dapat. And sa church na ito, nawa, ganyan tayo. Hanggang bawihan tayo ng buhay. So, sabi dito, tapusin ko na. Bakit daw? For I have not shunned. Pag sinabing shun, umiiwas. Pag sinabing shun, umiiwas or talagang in-avoid. Okay? To declare unto you all the counsel of God. Very famous verse. Lagi natin itong ginagamit kasi nga yung ibang preacher, may iniiwasan. Pag alam nilang controversial, kasulad ngayon, kailan lang, ganun. May shinera ko sa inyo na ano nyo ba sa YouTube? Nakita nyo yan? Ganda yun. Nandun ba kayo sa main na chat group? Nandun kayo? Sige. So, damdam ko na yung iba, parang ano na eh. Alam nyo sinasabi sa akin, parang ano, hateful ka naman. Eh, kailangan natin malaman yan sa panahon natin ngayon, yung mga ginagawa ng mga bakla na yan. Hindi, napaka makapangyarihan nila sa panahon natin ngayon. Hawak nila yung Congress, hawak nila yung, di ba? Alam nyo sinabi ni Trump, ni Pope Francis,
Yung mga bakla. Hindi nyo ma-imagine, dati hindi mangyayari yun. So, bakit sila baw lahat dyan? Kasi nga, yung mga elite siguro, mga bading, tinidiktahan na yan. Kaya sabi dito ni Paul, pag nakasulat sa Bible, ipipreach ko, ganun ang ginawa ko sa inyo. Wala tayong iiwasan. Kaya pag ganun tayo, pag ito, pag Thursday, napansin nyo, di ba? Iniisa-isa natin yung verse, may nilalaktawan ba tayo? Yung mga matagal na dito, yung Proverbs, tinapos namin yan. Okay, lahat ng pwedeng matutunan sa Proverbs, inaral na namin yun. So, nasa YouTube naman yan, gusto nyo. May load kayo. Pero, ganun ang totoong lingkod ng Diyos. Hindi nahihiya sa Panginoon. Yung iba nahihiya sa Bible, alam nyo bakit? Eh, yung Bible sa Old Testament, patayin dyan eh. Huwag natin pag-usapan yan. Diba? Ano pa? Diba, pinatay nila yung ganyan. Aralin mo kung bakit nila sinabi sa kanilang Diyos yun. Bakit nila ginawa? Huwag mong ikahiya. Kasi kung may mali pala sa Bible, ayoko na din dito. Diba? Ba't natin ito gagamitin? Tataas-taas mo pa dyan. Kasi may mali pala. Ngayon, yung maraming preacher gano'n, sabi nila, tama yan, lip service lang yun. We believe the Bible. Pastor, pwede mo paka-explain yan. Ha? Huwag na, usapan niya. Daming gano'n. Dami ko na-encounter. Ang sa lahat ng hindi mo asahan gano'n, Baptist. Kasi nga, yan ang pinaka-dabis eh. Pero kahit yung ibang Baptist din ngayon, umiiwas na rin. Sabi nga sa inyo, nung isang conference na inatinan ko, o sige, mamaya po, mag-aaral tayo. Question and answer, ha? Question and answer. Iba, gusto natin yun. Pag ikaw yung nag-aaral talaga. Pero yung election, huwag natin babanggitin yung election, ha? Kasi maraming mag-aaway dito. Ganun. Eh, either hindi mo alam yung sagot, hindi mo alam yung malinaw na sagot, or, yun nga, ano importante, yung katotohanan ng yung kaibigan mo. Ganyan yan eh. Kaya tayo, wala tayo masyadong kaibigan eh. Ganyan. Pero, ano, ganun talaga ang bibigay na kaibigan ng Diyos sa'yo, yung matino din, amen? So, gusto nyo ba yun? Nga, si Hana, nagbabasa dito. Uy! Ano ba? Si Jesus. Sinisigawan yung mga Udyo. Tama ba yun? Sabi nila, huwag kang sisigaw eh. Diba? Yung mga polite na tao, hindi sumisigaw. Sino? Mahihiya ba tayo kay Jesus? Hindi tayo dahil. Sila mahiya. Yung mga nagsasabing, uy! Dapat mga preacher, mga ano, nakita niyo ba mga preacher, mga pari, di ba? Ganito ba o hindi? Hindi, di ba, CCM? Ganyan lang yun, ha? Panood ko yung saan, eh. Puro ano, eh. The love of God is... Ganun-ganun pa yun, eh. Pangit ko ba? Nagaya ko lang, eh. So, hindi sila dumalalim kasi nga, yung kinukuha nila yung puso ng mga tao, ng mga karnal din. Gusto nila mamahalin sila kasi, oh, gusto kong marinig siya, ano, pag nagsalita siya, talagang may... May ano, may tono yan eh. Sinasaykology lang sila eh. May tono yan eh. So yun ang gusto ko sabihin. So, natutunan ba kayo ngayong hapon? Ayoko nang tumagal. Magabi na kayo eh. Sige. So dyan muna tayo. Masaya ba sa church? Pag natututunan niyo, masaya. Ako, dyan ako na-hook sa Bible eh. Sa preaching. Ang salita ng Diyos. Okay, sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat at nawa mga kabataan ito, Panginoon, na matutunan nila, Panginoon, dati lang matutunan sa iyong salita, mahalin ka nila, ang iyong salita. Nakatotohanan dito, Panginoon, lalaki po sila na nagtitiwala sa iyo dahil kitang-kita na namin, Panginoon. Ang katotohanan niyo ay nagmamanifest sa iyong buhay, sa mga current events, Panginoon. Pag sinubok namin ang iyong salita, lagi itong naninindigan, tumitindig, Panginoon, sa batikos ng kung sino man, Panginoon. So we pray. Kayo po ay gagabay sa aming Panginoon sa lahat ng aming ginagawa, sa trabaho, mag-aaral sa aming sa pamilya namin, Panginoon. Yung iba dito na baka susubok, Panginoon, we pray na kayo po magagabay, magpapaalala sa amin. Hindi kami tamarin mag-church, magbasa, mag-pray.
Ngayon na dahil alam namin, titiwala kami sa Lord sa inyo kung ano sinasabi sa inyong salita, ito ito'y totoo. Sinunod namin, kami pagpapalain, makakabuti ito sa amin kahit minsan parang hindi, Panginoon. So we pray, ay po magagabay, Panginoon, sa mga bata, Lord. Ngayon sa mga, maraming salamat sa mga sumusuporta, Panginoon. Aming Mother Church, sa mga kaibigan namin, dito rin, Panginoon, sa local church, we pray na kayo po'y palain niyo po sila according sa kung paano kami, Panginoon, na maglingkod sa inyo. Especially ang pamilya, Panginoon, trabaho, kayo magpala kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.